مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Tandaan natin na ang dalawang kondisyon upang maging katanggap-tanggap ang lahat ng ating isinasagawang pagsamba. Una, al-ikhlas, sincerity. Nagagawin natin ang gawaing pagsamba alang-alang lamang, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala ng iba. Pangalawa, al-mutaba'a, pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang ating mga gawain ay kailangan umalinsunod, sumang-ayon sa katuruan, pamamaraan o sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit gaano karami ang iyong ginagawang pagsamba, kung ito naman ay mga bid'a, mga bagong katuruan na lumalabag, hindi sumasang-ayon sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Man ahdatha fi amrina hadha minhu fa huwa radd. Ma laysa minhu fa huwa radd. Sino mang gumawa ng gawaing pagsamba na hindi sumasang-ayon sa aming katuruan, ito ay hindi tatanggapin, rejected, hindi tatanggapin ni Allah. Hindi sukatan ang dami ng gawaing pagsamba. Ang sukatan ay paano natin matatamaan, paano natin may alisunod, so isang ayon ng ating mga gawain sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. O Muhammad, sabi mo sa kanila na kung tunay kanilang minamahal ay sundin kanila, sundin nila ang iyong mga sunna. Ang sukatan ng pagmamahal upang makamtan natin ang tunay na pagsunod, pagmamahal sa mahal na propeta, ay kapag umalinsunod ang ating mga gawain sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming naglipana na mga bid'a, mga bagong katuruan na wala sa katuruan ng ni Allah, mula sa Quran at katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon ngayon, na mula, nagmumula sa mga liis na siktang umiiral dito sa Pilipinas sa ngayon. Dumarami ngayon ang mga liis na sikta na nagpapalaganap ng iba't ibang uri ng mga bid'a, maaring bid'a na nagpapalabas sarili yung Islam, at ito ay shirk, pagtatambal. Mayroon namang mga bid'a na malalaking kasalanan na wajib, obligado pa rin iwasan, dahil ang gawaing pagsamba na, okay, ang gawaing na bid'a, ito hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroon kang pananagutan at mayroon kang pagkakasala. Ibig sabihin, ito ay haram na gawain. Maulidun Nabi, pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na propeta, ito ay bid'a. Pagdiriwang sa Laylatul Isra wal Mi'raj, ito ay bid'a. Pagdiriwang sa Nefu Shaban, ito ay bid'a. Napakaraming uri ng bid'a. Pagbabasa ng Quran sa mga libingan, mga puntod, paghingi sa kanila ng tawat, ng syafa'a, pamamagitan, ito ay bid'a, ashir. Yung tinatawag na ma'tam kapag may namatay, yung pagtitipon pag umabot ng 40 days, yung pagtitipon pagkaraan ng 100 days na tinatawag na gatusan, lahat ng ito ay wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay bid'a. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Iyakum wa muhdathatil umur. Iwasan ninyo ang lahat ng ibinagong katuruan, dahil lahat ng ibinago ay bid'a, at lahat ng bid'a ay kaligawan. O kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng pagkaligaw, kaligawan, ay sa impyernong apoy itatapon, sabi ng mahal na propeta. Mantakin nyo, may ilan sa ngayon na nagikayat, nagpapalaganap at nagsasabing mayroong mabuting bid'a, mayroong mabuting bid'a sa sarili yung Islam. Ito hindi totoo at kabulaanan, dahil lahat ng bid'a, uri ng bid'a sa Islam, ay lahat masama at kaligawan. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Kullu bid'atin dalala, lahat ng ibinagong katuruan ay kaligawan. Walang kabutihan sa kaligawan. Sinabi pa ng isang scholar na si Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Sino mang gumawa ng bid'a sa Islam
na kanyang iniisip at pinaniniwalaan na ito ay mabuti. Fakad za'ama anna Muhammadan khana risala. Tunay na inakusahan, pinaratangan niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagtaksil, hindi niya ipinarating ang buong mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ang Quran. Pumanaw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ganap, kumpleto na ang katuruan ng Islam sa lahat ng aspeto nito. Kapag ikaw ay gumawa ng bida, parang mo sinasabi na hindi na kumpleto ni Muhammad ang Islam, at ikaw na tao na palagi mong kasakasama ang Shaitan, ikaw ang kukumpleto sa Islam? Hindi na kumpleto ni Propeta Muhammad ang reliyong Islam? Subhanallah, ito ay pagpaparatang na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya ginanap, ginampanan na may parating ang buong Quran, ang buong relihiyong Islam. Si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nung siya'y nabubuhay, mayroong isang masjid sa Iraq na kanyang nadatnan. Meron silang ginagawang gawain na kakaiba na wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagdidikr na mga bid'ah na wala sa grupong pagdidikr na wala sa katuruan ng mahal na propeta at mga sahaba, na katulad ng nangyakikita natin sa panahon ngayon sa ibang bansa, na sila ay nagsasayaw sa loob ng masjid at itinuturing nila ito ay pagsamba, na tinuturing nila itong dhikr nagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bid'a. Nang makita ito ni Ibn Mas'ud, sabi niya, wala ittabi'u wala tabtadi'u fakad kufitum. Sumunod kayo sa sunna ng mahal na propeta at kayong gumawa ng bid'a, fakad kufitum, sapat na ang katuruang ipinarating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dalala, lahat ng bid'a ay kaligawan, sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Isa sa panganib ng bid'a na nabanggit din ng isang scholar na si Sufyan al-Thawri, innal bid'a ahabba ila iblis minal ma'siyah li'annal bid'a la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Tunay na ang paggawa ng bid'a, sabi ayon kay Sufyan al-Thawri, ay mas kanais-nais, kamahal-mahal kay iblis kaysa sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Dahil yung gumagawa ng bid'a ay hindi siya nagtatawba. Bakit? Dahil iniisip niya na ang gawain na ito ay mabuti, na nagpapalapit sa kanya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Salungat sa paggawa ng kasalanan, na may gumagawa ng kasalanan, na sinusunod niya ang pansariling pagnanasa, alam niya ito ay haram, at may oras na maaring siya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga taong gumagawa ng bid'a, inaakala, iniisip nila na ito ay kabutihan, kaya mahirap na sila ay magtawba. Kaya ginugusto ni Iblis na magparami sila ng bid'a. Walyaudubillah.